Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ako po ay si Kuya Bernard, yung Fisher's of Men Colonia po dyan sa Nangka. Ito po ang misis ko, si Alice, Sister Alice. Hindi po kami mamimigay ng sobre po. Magsishare lang po ng salita ng Panginoon. Batid po natin sa mga balita na yung gera sa Russia. Dahil dito sa pandemic po, marami pong kababayan natin ang naghihirap. Marami pong mga naapektuhan ng pandemic. Lalo-lalo na po ngayong gera ng Russia. Balitaan po namin na may mga kabataan po na nagpapakamatay, nag-suicide ng wala man lang kaalam-alam yung mga magulang nila na may mga problema pa lang dinadala, hindi nagsasabi sa mga magulang. Kaya po, na sa panahong ito na maraming nababagabag, maraming nag-aalala sa mga panahon na ito. Napatid po ng sinabi po sa Biblia na yung panahon na ngayon na sinabi po sa Ezekiel 38 verse 14 to 16. Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na mumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas, isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kakabayuhan mula sa dulong norte. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumarwagasang bagyo. Ipapalusob ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Ito po ang pahayag ng Ezekiel na sa huling panahon ang bayan ng Israel ay lulusobin ng Russia. Simula pa lang po yung Ukraine. Yung Ukraine ay simula pa lang ng gera. At ngayon nga po, marami pong nababagabag na ating mga kababayan. Subalit, tinawag nga po na magandang balita ang Biblia. Bakit po sinabing magandang mabuting balita ang Biblia? Ako po ay nag-aral sa Catholic school mula nung high school. Pero hindi ko po natagpuan ang hindi po na ipangaral sa amin ang ano yung kaligtasan, ang tunay po ng kaligtasan. Ngunit tinasabi po sa Biblia na tayo po ay may katiyakan ng kaligtasan. Na kung tayo man ay mamatay, kahit ngayon sa oras na ito ay bumukay yung lupa at lamunin tayo ng lupa, ay meron po tayong katiyakan na maliligtas tayo. Nasasaad po yan. Ang nakakalungkot lang naisipin na sinakop tayo ng mga Kastila mula pa nung 500 years tayo na hanggang ngayon ay wala pong nakaalam na nasa Biblia po yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya po nasa sinakop tayo ng mga Kastila na sa panahong ito na hanggang ngayon ay wala pa rin katiyakan ng mga tao na tayo may kaligtasan. Hindi po sa pag-anib sa mga reliyon o pag-anib sa mga iglesia o samahan, kundi ang sabi po sa Biblia ay pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Yun lamang ang mayroong kaligtasan, na sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gano'n na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ng kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang sinasabi nung
sa 1 Corinthians 15:51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang kisap mata, sa isang sandali, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito pang sinasabi dun sa... At dito naman po sa... Kabilang libro naman po na nasa Bible. Magkaibo po silang libro pero iisa lang po ang sinasabi. Ito naman po yung sa pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ang ibig sabihin po noon, yung mga namatay mo ang unang bubuhayin bago tayo yung mga nabuhay na naiwan. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos at tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang inyong loob ng bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito po yung pangako ng kaligtasan, na tayo po ay merong katiyakan na meron tayong kaligtasan, na kahit po tayo mamatay sa COVID, tayo lumindol man ng malakas, hindi na po tayo kailangan matakot dahil may katiyakan tayo na tayo may kaligtasan. Kung tayo may mamatay sa oras na ito, tiyak natin na tayo sa pangako ng Panginoon tayo maliligtas. At dahil sa pangako na iyon, hindi na tayo mag-aalinlangan. Meron tayong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, na kapayapaan at kagalakan na kahit wala tayong mahirap lang tayo, wala tayong salapi. Pero ang pangako ng Panginoon na pagdating ng pagparito niya, pagbabalik niya, ay meron tayong ililigtas niya tayo. Yan ang sinatawag niya rapture na dito sinasabi. Sasalubungin tayo sa alapaap ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong kagalakan at ikawas at kapayapaan sa isip na kahit matutulog tayo, pagod, galing sa trabaho, hindi tayo mag-aalinlangan na ano ba ang darating na buhas. Na kahit mamatay tayo, maapektuhan tayo ng COVID o magkagera man sa Ukraine, Russia, hindi na tayo maapektuhan ng mga alalahanin dahil alam natin na pag tayo namatay o kung hindi man tayo namatay, pagparito ng Panginoon, isasama niya tayo sa alapaap. Yun ang pangako niya. Kaya nga po, marami pong salamat sa ating Panginoon na siya'y pinako sa krus, nagbayad sa ating mga kasalanan, at dahil sa dugo niya, tayo'y nahugasan. At ngayon po, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin, na ariin niyo pong sarili ninyo ang panalangin na ito. Sabi nga po ng Panginoon sa Revelation 3:20 na ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung ako'y inyong papapasukin, ako'y mananahan sa inyo at ng aking ama at tayo'y magsasalo kasama niya. Kaya po, nadalangin ko po na tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kami po'y lumalapit sa iyong panan. Kami po'y sinabi po sa Roma 3:16 na lahat pong tao ay nagkasala. Walang sino man nakaabot sa karangalan ng Diyos. Walang sino man ang matuwid.
At dahil lang po na ituring na si Abraham lamang ang matuwid dahil po sa kanyang pananampalataya, hindi po sa paggawa ng mabuti. Dahil kung sa paggawa po ng mabuti, sana yung natatapad natin yung sampung utos. Pero wala pong makakatapad ng sampung utos. Dahil pag nabali po yung isa, baliwala na po yung sampu. Kaya po, walang nakatapad. Kaya nga po, pinadala ang Panginoong Hesus upang tayo'y maligtas. Dahil wala pong nakaabot. Wala pong nakatapad ng sampung utos. Kahit po ang mga bansang Israel, ang mga pinapako pa nila ang Panginoon sa krus. Kaya po, Panginoon, salamat po sa dugo na sa mga bayan dyan, binuhos mo sa aming upang sa kaligtas na aming mga kasalanan. Kaya po, Panginoon, salamat po na kami magkaroon ng kaligtasan, katiyakan na kami maliligtas mo, Panginoon. Salamat po sa dugo na ibinuhos mo sa amin na ngayon po ay natitiyak namin na kami mayroong kaligtasan, Panginoon. Gagambat po ay limitado lang oras namin, Panginoon, sa mundong ito. Kami po ay may katiyakan, Panginoon, na kung kami iyong kukunin o kami mamatay, anumang oras, Panginoon, kami po ay nananampalataya na kami hinugasan mo na ng iyong banal na dugo at kami may kaligtasan. Hindi dahil sa kami gumugawa ng mabuti, Panginoon, kundi dahil sa pananampalataya namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Dahil siya lang po ang nakatupad, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ipapasalamat po kami sa inyo, Lord. Wala ko ba si Par? Malagpas niyo. Kami po ay may kapayapaan sa aming puso, Panginoon, na anumang oras na aming kamatayan, Panginoon, ay meron pong kaming katiyakan na kami maliligtas, Panginoon, at may kapayapaan sa puso. Salamat po lahat sa inyo. Palain po tayo ng Panginoon. Hindi po, bahay palain kita dyan. Ito na. Tara, ba wali mo po, tara, VIP, tara. Tara, boss. Walmart. Bakal mga sakto. Ito pa napapatay. Ay. Abigyo pa yun.